Maga mga kahitik, ikalawang araw po natin ngayon dito sa may RCR Farm na kung saan isinagawa namin kahapon ang step by step ng pagpuproduce ng certified layer duck. Ang RCR Farm ay isang reputable registered farm accredited by the Bureau of Animal Industry and the Department of Agriculture na kung saan isa sa pinagkatiwalaan na maging multiplier breeder ng itik Pinas, ng pure genetic ng itik Pinas. Ano ho ba ang kahalagahan ng pure genetic itik Pinas? Ibig sabihin, pagka iisa ang lahi, iisa po ang karakteristik ng ating aalagaan. Magiging iisa po ang maturity nila. So nang sa ganon, magiging sabay-sabay po ang pag-itlog nila at sa susunod na stock na pagkuha natin, ay pareho ang i-expect nating egg production. At ang RCR Farm ay meron pong 12,000 na breeder ng pure genetic ng itik Pinas na para gagawin naming certified layer duck. Dinadala po yun sa sarili naming incubator, which is ang incubator natin ay naglalaman ng 240,000 load ng egg. So kayang-kaya kahit na gano'ng karaming kakailanganin nating certified layer duck. Then after 15 days sa incubator, nilalabas yon para ilatag sa hatchery. Then if a final candling yon ng ika 18 days, titignan natin kung sino yung mga malalakas ang similya para nang sa ganon, sa hatchery, aantayin natin hanggang 28 days na mapisa ang ducklings na gagamitin nating certified layer duck. Then after that, kukulektahin lahat ng mga ducklings na mapipisa, dadalhin sa sexing. Dito sa pagsisexing, dinedetermine natin kung ilan ang babae at ilan ang lalaki. Then after na masexing na lahat ng mga napisa, ang unang-unang ipinaiinom namin, wala munang solid intake. Ang unang-unang pinaiinom namin sa loob ng dalawang araw ay dextrose powder. Ito ay makakatulong sa pagdevelop ng internal organ ng mga ducklings, especially yung reproductive organ nila. Then after that, ika 3 days, doon na po namin sila nililegban. Ano ba kahalagahan itong legban? Ang legban po na sinusuot namin sa paa ng sisiw ng ducklings, doon po nakalagay, nakasaad doon ang date of birth kung kailan pinanganak ang itik at kung kailan sila magiging 5 buwan. Sa ganon, maiwasan na po natin katulad ng mga na-experience natin ng mga unang kababayan natin na mga sumubok sa larangan ng pag-iitik na bumibili sila ng dumalaga, hindi nila alam ang nabibili nila ay may 3 buwan, 4 na buwan, 5 buwan. Dito sa paglilegban, sigurado kayo na ang lahat ng release namin na certified layer duck ay magkakaedad. Iisang pisa, naandun yung date of birth nila. Then after na malegbanan, yun na yung proseso ng proper deworming. 2 weeks nagde-deworm kami. At iba-ibang formulation po ang ginagamit namin sa pag-deworming. Nang sa ganon, while hindi po magkaroon ng resistance ang bulate. Talagang hanggang sa ika-5 buwan nila, mai-release nila lahat ng bulate. From tapeworm, roundworm, gizzard worm, gapeworm, at saka threadworm. Nang sa ganon, masiguro po natin na lahat ng binibigay nating pagkain, lahat ng sustansyang na pumapasok sa katawan nila, ay ma-sustain ng pangangatawan nila. At ang isa pa pala ang proseso ng pag-produce ng certified layer duck ay semi-confinement. Ano po ba ang ibig ko sabihin dito? Nakakulong po sila rin araw-araw. Pero bago namin sila pagalain, kasi mahalaga rin sa itik yung nakakagala. Doon po natin malalaman kung gaano kahalaga yung pag nagpapagala, yung lifespan ng pag-itlog. Pero siyempre, kaya po natin sila kinoconfine, nang sa ganon, mapakain din natin sila sa umaga, mapainom natin ng mga vitamins, maiproseso natin yung mga pagde-deworm lahat sa umaga bago namin sila paalpasan. Then after ng deworming, 4.5 months, weight monitoring naman po ang ginagawa namin. Sinisiguro lang po namin na lahat ng ilalabas namin certified layer duck ay magkakatimbang. Pasok po doon sa criteria na 1 kilo to 1.3 kilogram. Nang sa ganun, magiging sabay-sabay din po ang pag-iitlog nila. Then after namin matimbang,
pinaliliguan po namin sila ng dinidilaws po natin. Sinisiguro po natin yung mga external parasite na nasa mga balahibo nila eh matanggal bago namin sila i-release at ibenta para paitlugin. Then after nung madilaw sila, yun na paiinumin namin ng antibiotic para sa bacterial flushing. Sinisiguro lang po namin na ang lahat ng bakterya na nasa katawan ng certified layer duct ay matanggal. Nang sa ganon, hindi ito maging sanhi ng sakit nila sa paghinto ng pag-itlog. At pagkatapos ng bacterial flushing, ready to go na po ang certified layer duct. At gusto ko lang pong magpasalamat kay Doktora Jovita Datuin at saka kay Mr. Renato de la Cruz Ramos, ang may-ari ng RCR, sa programa pong binubuo namin, ang pangkabuhayan para sa mamamayan. Minumulat po namin ang mga kababayan natin na unit na makiisa dito sa programang pangkabuhayan para sa mamamayan, nang sa ganun matulungan din nila ang bawat mamamayang nasasakupan nila. At last message po sa lahat ng gustong sumubok dito sa certified layer duct. Meron po kaming because RCR Farm is not after on what we can sell. We are after on the support after the sale. So hindi lang po after nyong bumili ng certified layer duct, magtutulungan po tayo, andun po yung medication monitoring, proper medication na pwede kong ibigay sa inyo. Imo-monitor ko po yung bibili ninyong certified layer duct.